Kaya mo bang gawin o subukan man lang ang mga bagay na dati ay nangingiwi ka kapag naririnig mo? Kaya mo bang baguhin ang mga nakasanayan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Yena, 27 years old at proud kong sabihin na isa akong manang pagdating sa pagpapatakbo sa buhay ko. Bakit ko nasabing manang? Yun kasi ang madalas na panukso sa akin ng mga kamag-anak at mga kaibigan ko, lalo na ang best friend kong si Mel. Masyado raw akong boring na babae. Parang walang thrill ang buhay ko. Masyado raw akong mabait at parabang walang bahid ng kasalanan. Paano ba naman kasi ay lumaki ako sa isang katolikong pamilya? Pinalaki ako ng lola ko na walang ibang naging libangan kundi ang magnovena, yung alas tres ng hapon, at pagalitan ka at gawing basihan ng Biblia sa pangaral para sa iyo. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, bahay at school lang ang nakasanayan ko. Kahit na ilang beses akong ayain ang mga kaibigan ko at kaklase, ay panay ang pagtanggi ko. Kung gusto talaga nila akong makalaro at makasama, ay kailangan ay sa bahay namin sila pumunta. Yon ang batas. Ang sabi ko kasi sa kanila ay kailangan kong mag-aral at samahan ng lola ko sa paglilinis ng altar o pagluluto ng kakainin na ipangaatang. Ito ang nakasanayan ko hanggang sa pagdadalaga. At kahit nga may trabaho na ako ay ganun pa rin. Bahay at trabaho lang ang naging buhay ko. Siyempre, dagdag na dyan ang pagsisimba tuwing Miyerkules at Linggo, kasama ang aking lola. Niminsan ay hindi ko naranasang makalabas para mamasyal o gumimik tulad ng mga kaibigan ko. Hindi naman masama ang loob ko dahil nasanay naman ako sa ganitong klase ng buhay. Kahit nga sabihin nila sa akin na subukan ko naman ang gumala at magbaka bad girl, kahit minsan ay hindi ko pa rin ginawa yon. Kaya siguro yon yung dahilan kaya unti-unti ay nawalan ako ng mga kaibigan maliban kay Mel, na isang malaking kabaliktaran ko sa ugali at sa prinsipyo. Siya lang ang nagstay. Nakakapagdaka nga siya na siya lang ang nagstay dahil magkaiba kaming babae. Kung good girl ako, siya naman yung demonyo. Masaya ba ako? Yan ang tanong sa akin ni Mel na hindi ko masagot, Papa Dudut. Oo, at hindi lang naman ang isasagot ko, pero bakit ang komplikado ng tanong na yan? Ito ang unang beses na may nagtanong sa akin kung masaya ba ako sa ginagawa ko sa buhay ko. Masaya ba akong gumigising ng alas 4 ng umaga para paghandaan ang araw ko? Ililista ang mga dapat kong gawin sa buong araw. Sisiguraduhin walang lukot ang bedsheet ko bago iwan ang kwarto. Masaya ba ako na laging sumusunod sa kagustuhan ng lola ko na maging proper, maging Maria Clara ng henerasyong ito? Masaya ba ako na gawing routine ang pag-rosaryo at bawat kamalian ko ay ipaparamdam ko sa sarili kong napakasama kong tao? Masaya ba ako na bawat manliligaw sa akin kapag nalaman kong walang alam sa Biblia ay binabasted ko? Masaya ba ako na hindi ko nararanasan kahit kailan yung mga bagay na nararanasan ng mga kaedad ko? Masaya ba ako na namumuhay na walang dungis at bahid ng kamalian sa buhay ko? Ito ang sagot ko. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano ang pumasok sa utak ko at bigla ko na lang sinabing oo. Handa na akong magkamali. Handa na akong bitawan yung pagiging manang at pagiging good girl ko na matagal ko ring naging image sa lahat ng tao. Oras na siguro para sumubok na gawin yung mga bagay na hindi ko kailanman naisip na magagawa ko. Parang ang sarap kasi sa pakiramdam na kapag nagkaedad na ako,
Kapag binalikan ko na ang pagkabata ko ay mapapangiti ako, mapapailing at masasabing, "Hay, nagawa ko yon." Handa na ako maranasan yung mga naranasan ni Mel at iba pang taong naging malaya sa mga pagkakamali nila. Wala namang masamang sumubok ng bago, hindi ba? Walang masamang gawin yung mga hindi mo nakasanayan. Kung hindi mag-work out, edi at least may natutunan ako sa mga pagkakamaling yon. Siyempre, kailangan ko ng tips kung paano gagawin ang mga dapat kong gawin, lalo na yung one night stand, Papa Dudut. Wala pa akong karanasan pagdating sa mga aspetong sexual. Gusto kong mag-try kahit sa taong hindi ko kakilala. Mas pinush pa nga ako ni Mel na ibigay ko ang bataan ko sa kung sino man para raw may experience na ako at hindi mga pa kung sakaling makahanap na ako ng boyfriend. Sana raw eh magaling yung makakasama ko para may matutunan talaga ako. Kinakabahan ako sa aking gagawin, Papa Dudut, at hindi ako pwedeng umatras. Gusto kong magkaroon ng kulay ang black and white na buhay ko. Marami pang ibang tips and advice na ibinigay si Mel sa akin, Papa Dudut. Halos sumakit ang ulo ko sa mga impormasyong pilit kong pinagsama-sama bago ang gabi ng paghahanap ko ng ka-one-night stand. Nang sumapit na ngayon ay panayang dasal ko na sana ay mag-work. Hindi na sumama sa akin si Mel para daw hindi na ako mailang. Nagpunta ako sa ibang bar na malayo sa bahay para walang makakilala at walang magsumbong sa aking lola. Mga 30 minuto siguro akong nakaupo at pilit na iniinom ang beer na sinabi ni Mel na orderin ko. Pilit kong tinatago sa mukha ko ang pagka-disgusto sa lasa ng beer. Ang sabi kasi ni Mel ay kailangan makita ng lalaki na nag-aalak ako para hindi sila ilag na lapitan ka. Ayon, may lumapit nga sa akin. Si Nick. Isang taon lang ang tanda sa akin. Sana naghahanap din siya ng one-night stand. Kasi ang sabi ni Mel ay mag-ingat daw ako sa mga lalaking lalapit sa akin at balak akong seryosohin. Masisira lang daw ang plano. Isang gabi lang, tapos dapat eh bukas eh wala na at babay na. Hindi ko na inubos ang beer at umalis na kami ni Nick, Papa Dudut, para dumiretso na sa isang malapit na motel sa bar na yon. Excuse me po. Nanginginig ako habang nasa taxi at hindi kami nag-iimik ang dalawa at nagpapakiramdaman. Eto na yon. Wala nang atrasan at kinakapaka pa ako na ang bag ko para mag-check kung dala ko ang lahat ng kailangan ko sa one night stand na mangyayari. May dalawa akong box na proteksyon sa gagawin namin. Oo, napakarami ng binili ko, Papa Dudut. Kasi hindi ko alam kung alin doon yung hiyang sa makaka one night stand ko. May mga dala rin akong toothbrush, shampoo, conditioner, USB fan, ascorbic acid, foot powder, nail polish, wipes, at apat na bimpo kung sakaling pawisin yung makaka-partner ko. At syempre, baka walang aircon yung kwarto. Meron din akong 5 scented na kandila para maset yung mood kapag ginawa na namin yon. Para kasing ang romantic kapag meron nun. At saka pantaboy ng langaw at lamok. And speaking of lamok, may baon din akong katol at mosquito repellent lotion. May DVD nga rin ako at baka sakaling gusto niyang manood bago namin gawin yon. Isa pang nagpabigat ng bago ang isang karton ng full cream milk kasi hindi ako makakatulog kapag hindi ako uminom ng gatas. Nasa huli ay pinagsisihan ko kasi one night stand ngayon, hindi overnight. Papa Dudut, dapat bago magliwanag ay makauwi na ako sa bahay namin. Yon ang paalala ni Mel sa akin ng gabing yon. Nakaupo lang kaming pareho sa dulo ng kama ng motel na yon. Parehong hindi alam ang gagawin. Tumayo ako para kunin ang bag ko para simulan ng sindihan ng mga kandila. Pinigilan niya ako at baka raw makasunog. Ang sabi ko kahit kato lang yung sindihan namin kasi may nakita akong nakapasok na lamok. Umiling din siya.
Kinakabahan ako, Papa Dudut. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya binato ko siya ng bimpo sa mukha niya at sinabing baka pagpawisan siya. Natawa lamang ito at sinabing bumalik na ako sa kama para masimulan na namin ang mga dapat gawin. Nagtanggal na ito ng pangitaas na damit habang ako naman ay hindi matanggal ang dress na suot ko dahil sa sobrang hapit. Ang sabi niya ay tulungan daw niya ako kung nahihirapan ako, pero tumanggi ako. Hindi kaya sexy kung tutulungan niya ako na tanggalin ang mga damit ko. Pakiramdam ko talaga ay may mali sa damit ko, kaya naman para hindi na mainip at makalata sinik ay hinaligan ko na lamang ito. Nabigla din ako sa ginawa ko at nanginginig ang labi ko sa mga sumunod na ginawa niya. Bahala na ang sabi ko. At dahil nga sa dighay na yon ay nawala ng tensyon sa pagkita namin ni Nick, Papa Dudut. Mas naging komportable at mas masaya. Nakahiga lang kaming pareho at tawa lang ng tawa. Doon kami napagod na dalawa, Papa Dudut. Hanggang sa magkakwentuhan na lamang kami at nagtanungan tungkol sa mga sarili namin. Isang bagay na hindi dapat ginagawa kung alam mong isang gabi lang ang mangyayari sa inyo. Pero ginawa namin. Wala eh, nagustuhan ko ang presensya ni Nick. Nilabas ko pa noon ang gatas nang mauhaw kaming pareho. Ininom namin yon at natakot ako na baka makatulog ako dahil uminom ako ng gatas. Pero hindi naman nangyari yon. Mas nagising pa nga ako. Epekto marahil ng mga sinasabi ni Nick. Nakatitig lamang ako sa kanya habang nagsasalita siya dahil totoong interesado ako sa mga sinasabi niya. Napapahawak ako sa braso niya tuwing nagpapatawa siya. At totoong natatawa ako at humahawak ako sa kanyang braso. Hindi para landiin siya, kundi para patigilin siya sa pagpapatawa dahil sumasakit na ang tiyan ko. Nangyari lahat ng mga gustong mangyari ni Mel sa akin ng gabing yon, maliban sa alam niyo na, hindi namin nagawa yon. At dyan nagsimula ang forever ko. Ang inakala kong isang gabi lang ay aabutin pala kinabukasan. Ang akala ko hanggang isang umaga lang ay madadagdagan ng ilang umaga na kasama siyang nag-aalmusan. Ang akala ko, Papa Dudut, na ako lang at wala lang ay meron pala. Papa Dudut, habang sinusulat ko po ito ay hindi ko maiwasang mapangiti at mapailing kapag binabalikan ko ang unang encounter namin ni Nick, at natatawa pa rin ako kapag naaalala ko yon. Mantakin mo ha, yung isang gabi lang kasama ang lalaking ito ay nadagdagan at nasundan ang nasundan hanggang sa naging regular ko na siyang katabi sa kama sa gabi at kasamang nag-aalmusal pagsapit ng umaga. 10 taon na. 10 taon ko nang kasama si Nick habang binabalikan ang una naming pagtatagpo. 10 taon na, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. 10 taon na, pero hindi pa rin ako nagsasawa sa kanyang mukha at araw-araw ko pa rin siyang minamahal kasama ng dalawang anak namin. Nakakatawang isipin na sa ganitong pangyayari kami pinagtagpo ng Diyos. Iba talagang gumalaw ang tadhana. Hindi mo inaasahan. Darating na lang bigla nang hindi mo hinahanap. Darating na lang bigla na hindi mo maramdamang gusto mong tumanggi. Darating na lang bigla at masasabi mong eto na yon. Siya na yon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Yena. Yeah.